Our recipe for the day, ginataang seafood with kalabasa at sitaw. Para sa ating ingredients, kailangan natin ng kalabasa, malunggay, sibuyas, kinayat na dapat natin, tapos sitaw, siling pula, pampaanghang. Ang ginamit natin ay kalahating kilong hipon, kalahating kilong tahong, at isang kilong alimango. So kung pipili kayo ng alimango, mas maganda kung marami yung aligi kasi yun yung magpapalasa sa inyong lulutuin. Siguraduhin lang natin na nahugasan na natin ng maayos at nalinis natin ng maayos yung tahong. And kailangan din natin ng isang kilong gata. So kung maaari, humingi rin tayo ng pangalawang gata, libre naman yun. And then magpainit tayo ng mantika. So make sure na painitin muna natin yung kawali bago natin lagyan ng mantika. And then mag-isa na tayo ng sibuyas. So hintayin lang natin na maging golden brown yung sibuyas natin. So kailangan lang natin halu-haluin. And then pag alam natin na lubo na, ilagay muna natin yung pangalawang gata. So tansyahin lang muna natin yung dami. Tapos hihintayin natin hanggang sa ito ay kumulo. Lagyan muna natin ng paminta. So tansyahin nyo na lang kung gaano kadami yung paminta na ilalagay nyo. And then pag kumulo na, isama natin yung unang gata. Then, katapos natin ilagay, halu-haluin muna ulit natin at hintayin natin hanggang sa kumulo. So pag kumulo na, timplahan natin ang konting bagoong. So isa ito sa magpapalasa sa ating lulutuin. Haluin ulit natin. And then, lagyan natin kung ano yung preferred na seasoning natin. So kita nyo naman kung ano yung nilagay ko kasi yun talaga yung mas malasa. Habang kumukulo, siguraduhin na halu-haluin natin hanggang sa ito ay lumapot. Kasi mas malapot, mas masarap yung ating ginataan. And then, ilagay na natin yung ating kalabasa. Pagkalagay natin ang kalabasa, siguraduhin natin na nakalubog siya sa gata habang kumukulo. And then, untayin natin hanggang sa ito ay lumubot. So kapag lumabot na, nasa sa inyo na kung gusto nyo hindi nyo siya dudurugin. So mas gusto namin yung dinudurog para mas malapot at mas malasa. And lagyan natin ng sili pampanghang. So kami gusto namin syempre yung mas maanghang kasi magigang sa maanghang. Then isa-isa na natin ilagay yung ating mga alimango. So yung alimango natin hinatin natin sa gitna para alam natin na manunuot o papasok yung lasa ng ating ginataan. Meron kasi na ibinubo ka lang, so optional naman yon, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin sa inyong alimango. And then halu-haluin, mapapansin naman natin na syempre habang naiinitan yung alimango, magpapalit siya ng kulay, magiging kulay orange. So hintayin natin ulit kumulo. Then kapag kumulo na, yun na yung time para ilagay nyo yung tahong. So siguraduhin nyo lang na bago yung ilagay yung tahong, nahugasan nyo na, nalinis nyo na pati yung shell. And kung bibili, dapat yung walang nakapuka. So haluin ulit natin para mag-combine. And then syempre alam nyo natin sa tahong, kailangan nyo pumuka or automatic naman yung nagpupuka kapag naiinitan. So haluin lang ulit natin. Na, syempre, huli natin ilalagay ang ating hipon kasi madali lang siyang maluto. So, ito yung kalahating kilo natin. And kapag nainitan syempre ang hipon, mag-iiba ulit siya ng kulay. And mas maganda na huwag natin patatagalin yung hipon sa init and ilagay na natin yung ating sitaw. Haluin ulit natin. So, ang sitaw naman, madali naman siyang lalo na sa init. So yan,
siguraduhin lang natin na nahando sila ng ayos. Takpan lang natin. At pag kumukulo na, buksan na ulit natin. At yan, makikita natin na luto na ang ating kinataang seafood with kalabasa at sitaw. So, ito po ang inyong chef for today. So, habang hinahalo at niluluto ang ating recipe. So, good for one family to. So, siguro, pag hindi naubos hanggang hapon na namin ulam to. So, yan, makikita natin kung anong itsura na pag naluto yung ating ginataang seafood with kalabasa